Hindi ako makapaniwala nandito na ako, guys. God is so good. Hi guys, it's me, Bing. Welcome back to my channel. Today is i-discuss ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Australia as international student and yung cost ng process ng student visa under subclass 500. Keep on watching! To give you a little background about me, never kong kinonsider yung Australia as my dream country. Bata pa lang ako sa Amerika na yung nakatatak sa utak ko. Kasi yung mother ko doon nagtatrabaho ng maraming taon. Habang tumatanda ako yan, namimit ko yung iba-ibang tao. Ilan nung nag-work ako sa abroad, sa Dubai, yung first work ko out of the country is Dubai. I met Kat. I consider her as one of my driving force para i-continue ko or i-push yung pangarap ko sa Australia. So around mga 2012, sumalagi na sa isip ko na bakit kaya hindi ko i-try doon? But pumipigil sa akin lagi yung IELTS. Girl, ang IELTS, diba? Hindi naman ako magaling mag-English, yung mga grammatical na yan, mga lexical resource, mga ganyan, hindi tayo magaling dyan, tsaka sa math. So, doon ako pinanghihinaan lang loob. Kaya, hanggang mapunta ako uli ng Abu Dhabi and then things happen, nabuntis ako, so I have to go back to Philippines. Nung nanganak ako is, ako yung nag-alaga sa anak namin. So, with about 5 years, wala akong trabaho, doon ako sa bahay. And then, one day, yon sabi ko, siguro, enough na yung time na nilaan ko para sa anak ko at sa family ko, diba? So, it's time to, like, continue my dream. So, ayun, mga September 10, nag-check-check ako sa online, nagre-research, yan, nag-watch ng mga YouTube, yan sa yung mga may experience na as international students. And then pagka ano nila, pagka discuss nila kung ano yung pathway na ginawa nila, like magbibigay sila ng agency, I'm usually reaching out to the agency, nag-i-email ako, nagme-message, mga 6 yata yung sinendan ko na email, yan, nag-i-inquire ako. And sa 6 na yon, 2 agad yung nag-decline sa akin. Kasi nga sa work gap ko na napakalayo. Usually daw, pagka ganong scenario, reject ka na agad sa magre-review sa case mo. Inano sa akin is, sayang daw yung effort, kung ganon. And then, hindi ako tumigil hanggang one day yon. Nakareceive ako ng email. Pagkabasa ko, yung parang dun sa lahat ng nakasulat, nung nakita ko yung eligible, aba, yung hope ko, ayan, lumaki na. Tapos, nag-reach out ako dun sa email sa akin, si Miss May. Hi, Miss May! Ayan, napaka-supportive niyan, tsaka accommodating niya pagka may mga random question na nag-pop-up sa utak ko. Ayan, mini-message ko na lang siya. And then, yun, tuloy-tuloy na siya. Actually, parang napabilis kasi under ano sila, promo sila nun eh, na free processing fee from parang last day is September 15. So September 14 akong in-email and then dapat magbabayad ako. Kaso parang ano ba nangyari? Parang holiday dun sa Malolo, so hindi ako nakapagbayad. Yung parang kabado ako. Tapos kinabukasan, ang ginawa ko is online na lang, nangutang na lang ako sa kapatid ko. Kasi ang unang-unang binayaran ko is yung bond agreement, which is 30,000 pesos. Parang nagdadalawang isip pa nga ako kasi syempre online lang yung transaction. So baka mas scam ako, pero nag-base ako dun sa mga reviews, tsaka yung mga nag-grant na visa na students nila. Yun, nag-decide ako na i-push through siya. Pagka-settle ko ng
band ko is nag-send sila ng list of documents na kailangan mong i-forward sa kanila. Hindi naman like required na right away ipapasa mo kung ano yung ma-accomplish mo. So, ako parang staggered din yung pagbigay ko sa kanila since kailangan mo pang i-workout yung gaya ng yung passport, birth certificate, diploma, transcript of records, 2 valid IDs, certificate of employment, and yung sa passport mo dito, kung may nag-travel ka ibang bansa, lahat ng may stamp, ipa-xerox mo. Tapos, mostly naman dito, sasabihin nila kung ano yung kailangan na certified true copy sa notary. And yung isa naman, affidavit of support from your proof of funds. Yung proof of funds mo, pinili ko is si kuya. Since, okay naman yung sahod niya kasi parang nire-require nila na in a year, at least 1M yung sahod ng magiging sponsor mo. So, sa sponsor ko, inas din nila yung certificate of employment niya. And then, yung payslip, kailangan humiga mga within 6 months na recent payslip nila. Birth certificate, hiningi din. And company ID ni kuya yun. So, hindi ko alam kung may na-miss ba ako. Usually naman, sasabihin nila sa'yo kung may kailangan pa sila sa'yo. So, i-email ka naman nila. Hiningaan din ako ng NBI clearance. So, dito, online transaction siya. I-schedule mo online. Nagbayad ako dito ng 115. So, you have to wait. And then, babalikan mo pa. Pagka yung sa akin may hit, so binalikan ko pa after a week. Kaya, na-delay yung sa may pagpasa ko ng NBI ko. And then, ano pa bang hiningian sa akin? Yung sa passport size ID naman, yung sa likod, kailangan may signature mo. Everything is online transaction. Mga documents na pina-certified through copy ko. Yung unang pages is 33 pages. So, usually, nag-charge yung mga nag-notarize ng 50 per page. So, sa akin is 33 multiply by 50. Pero, nakahanap kami ng lawyer na napakabait. Sa may harap lang ng NBI Malolos, si Attorney Rico. Ayan, binigay na lang niya ng 40 each. So, binayaran namin yung unang certified true copy namin na 33 pages na 1,320. And then, the following week, nung nakuha ko na yung NBI, another 22 pages. Tapos, pinabayad na lang naman niya is 27 per page. So, ano na yan? 22 times 27 is 600. And then, yung affidavit of support, isang page, yung kay kuya yun eh. Yung sa sponsor mo, yung proof of funds. Bali, 100 per page yun. Parang total na binayaran ko sa kanya is 2,020 instead na 2,750. So, naka-discount ako ng 730. No? So, diba, ang bait talaga ni attorney. Kasi pag tinatanong ko siya, attorney, magkano po ang sagot niya sa'yo? Ikaw bahala. O, diba? Tapos, ayun, kung humingi ka ng discount at kaya naman niyang ibibigay talaga niya. Hindi siya madamot na attorney siya. Yung nakilala kong attorney na may, alam mo yung gusto talagang tumulong. Kasi nung sinabi ko na mag-apply ako for student visa yun, doon nag-start yung relationship namin sa kanya. Then, September 17, nag-send nung school application form or yung privacy statement ng school, si agency. And then, after ilang days, na-receive ko na yung letter of offer. Dito sa letter of offer, i-review yung maigi kasi naka-discuss lahat doon kung ano yung mode of payment, policy ng school, tapos yung sa immigration, kasi usually
dito, kung student ka, allowed ka lang na mag-work 20 hours per week or 40 hours per fortnight. Pero hanggang ngayon, nililift pa rin nila since may shortage talaga sa workforce nila dito. So, yun, dapat i-consider nyo rin yun. And then, ano pa ba yung nakalagay? Yung course nyo, naka-mention lahat doon kung ano yung intake nyo hanggang mag-end yung course nyo. And also, dapat check nyo kung register yung school nyo under CRECOS. Dahil walang IELTS na required dun sa school namin, you need to take their exam. It's called the LLN or Language Literacy and Numeracy Test. So, may 3 attempts kang pwedeng i-take doon. And then, ayun, parang ako yung nahirapan ako sa math nga. Parang 3rd attempt ko, yun, pumasa naman. At least 70% dapat mapasa mo siya. May mga times na hindi ko agad na po-forward yung mga documents. And then, yung sa school ko, November 2, dun ko palang nasettle yung sa tuition fee ko, which is 109,332.34. And then, nagbayad ako by telegraphic transfer or wire transfer sa BDO. Pabalik-balik pa ako nun kasi nung una sinabi nung pinagtanungan ko kailangan daw ng student number ID, pero kinonfirm ko sa school and then sa agency ko hindi naman daw kailangan, at least yung LOO daw lang or letter of offer, yun lang daw ipapakita. Sa wire transfer, meron siyang kasamang documentary stamp na 350 and then US service charge kasi nga parang peso yung bank account ng mother ko yung ginamit ko. US service charge na may 1,264.25 and then yung mismong wire transfer from the bank is 500. So, ang total na binayaran ko sa pag-settle pa lang ng tuition fee to Australia is 111,424.79. Then, within the weeks na dumadaan, ginagawa ko yung GTE. Doon ako talagang, yun ang pinakamatagal kong ginawa. Parang more than a week ko siyang ginawa. Kasi i-discuss mo lahat doon, like kung ano yung purpose mo sa pagpunta sa Australia bilang international student. Or tapos i-research mo din dapat. You have to make a diligent research kung anong city, school, yung napili mo, bakit doon. And you have to also mention na bakit yun yung course na kinuha mo. And it has to be in a genuine place na babalik ka after ng studies mo. You have to give your heart and soul sa paggawa ng GTE mo. Kasi dun ibibase ng officer kung magagrant ka. Kasi nandun na lahat ng story ng buhay mo. As in, ako, diniscuss ko lahat doon kung ano yung nangyari sa akin. Mula pagka-graduate ko, yung naging work ko. So, you have to be very transparent about your GTE para higher yung chance nyo na mag-grant yung visa nyo. Tagal-tagal talaga yung GTE. Yun kasi yung pinaka-critical na point kasi nandun lahat ng statement mo. So, kailangan talagang ayusin and busisiin ng agent mo and ikaw. And then, afterwards, nag-send na siya ng visa draft. Dito naman is, yun yung pinaka-ilalodge nila sa immigration. So, kailangan, kung may error or na-miss sila, inform mo sila agad. And then, para ma-forward nila sa immigration. Yun, nagbayad na ako ng USHC or Overseas Student Health Cover na supposedly yung unang
naka-mention dun sa nung nagbayad ako ng band is 36k. Tapos nung nagpa-quote na ako ng after ilang months na yun, September, October, November, December, mga December yun eh. So tumaas na siya, naging 46,318.35 na siya, plus the embassy fee or student visa fee na 25,000. So yung total na binayaran ko na naman is 71,318.35. Na-lodge yung visa ko is December 16. And then, after noon, kailangan mo ng sked ng medical mo. Dito, tumagal din ako kasi yung napili kong medical institution is NHSI or Nationwide Health System sa Makati. Ang ginawa kong una is nag-email ako sa kanila. Afterwards, you have to follow up kasi sobrang daming naka-sked din sa kanila or nag-aantay ng sked. So, na-secure ko yung medical ko after a month. January 18 pa, diba? Ang tagal nung gap. And by first week of January, mga ganun, nag-email yung immigration sa agency ko na they need further details. Yun nga yung sa medical, kaso wala pa rin akong medical kasi nga sobrang hirap mag-secure ng slot sa medical. So January 18 medical appointment ko na from Malolos to Makati. Ayan, masipag na nag-drive yung asawa ko, so nag-motor lang kami, naka-single kami. Eh hindi namin alam, one way lang pala sa Makati, hindi naman talaga kami pala, palalabas. So, ikot kami ng ikot. Akala ko, hindi ako makakapag-medical kasi nga, hindi namin mahanap yung location. Tapos, tanong kami ng tanong, ilang tao yung pinagtanungan namin, siguro 10. Tapos, iba-iba. Tapos, yung 15 minutes na lang, literal na parang 15 minutes away na lang dun sa appointment time po. Yung last na pinagtanungan namin, kung alam niyo po ba yung Nationwide Health, nakamotor kami, tapos sa gilid siya. Sabi niya, doon ako nagtatrabaho, sabi niya. So, yung alam mo yun, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa, pero binigyan ka na naman ng Lord, ng angel. Kaya, sabi ko, grabe ka Lord, ang galing mong magpa-suspend, sabi kong ganyan yun. Tapos, sinundan lang namin si Kuya. So, doon sa Nationwide Health, nagbayad ako ng 7,050. It took me about 2.5 hours para matapos ko yung medical. So, ang ginawa lang sa akin is x-ray and urine test. So, dalawa lang. Tinanong ako ng doktor kung sabi niya kasi alam niya nakalagay sa akin is parang graduate ako ng nurse. Tinanong niya ako kung may plan ba akong mag-nursing doon. Sabi ko wala. Kasi iniisip ko nun, hindi pa nga ako nakagraduate ng age care, tapos yung isa ko pang course, nursing na agad. Alam ko ang mahal ng nursing. So, sinabi ko no. Kaya siguro hindi na ako pinag-take ng blood test. Hindi ko alam. Tell me guys kung ano yung nire-require nila na blood test. Akala ko, nire-require nila ako kasi under health sector naman yung kukuhanin kong course na age care nga. Lang pala sa inyo kung doon kayo sa Nationwide Health System sa Makati, pag nag-email kayo, mag-follow up lang kayo. And then, usually, for medical na kayo, you have to always include your HAP ID. Parang 8 digits yon. And then, your name, your age, your contact number, and your address para ma-accommodate nila kayo. Kasi hindi sila nag-allow ng in. So, kung wala kayo sa list, hindi nila kayo i-entertain. Okay? And, eto na. Last na talaga. January 20. Granted na yung visa. Granted na. Kasi alam nyo, yung iba nag-take ng 1 week, 2 weeks. Pero yung sa email kasi ng Australian Embassy, parang
usually sa application, you have to wait at least 9 to 17 months. So, imagine that. Tapos, yung akin, nag-grant siya na within 2 days lang. Kaya, Lord, salamat. And, yun, until now, parang nasa cloud 9 pa rin ako. Although, may struggles, pero yung mga struggle na nararanasan ko, parang outweighs kung ano yung na-experience ko. Na, dati pangarap ko lang siya, pero narating ko na siya. Kaya, salamat, Lord. Maraming salamat. And, thank you sa mga sumusubaybay and nangangarap. Kahit patuloy lang kayong mangarap kasi hindi imposible kung ano yung nasa utak nyo, kung ano yung nasa puso nyo. Sundin nyo lang. Again, sana may natutunan kayo and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!